This is the Samsung Galaxy Z Flip. But before that, guys, make sure to like, subscribe, and hit the bell icon for more notifications. So ayun nga mga amigos, yung Samsung kaka-release lang nila yung bagong flagship model nila, which is yung S20, S20 Plus, S20 Ultra, at yung isang malapit na phone nila, which is yung Galaxy Z Flip. So yung design mga amigos, meron siyang 6.7 inch ultra thin foldable dynamic AMOLED glass. So yun guys yung gamit ng screen nila. And Gorilla Glass 6 siya, front and back. And meron itong resolution na Full HD Plus, which is 1080x2636 and 425 pixel per inch. Glass siya mga amigos, at mas matibay ito compare sa first generation Samsung Fold, which is plastic yung gamit sa screen. Kaya ang daming problema yung mga na-experience ng mga gumamit ng phone na yun. At meron itong aluminum frame, so matibay yung quality niya, at yung hinge is pareho lang sa first generation Galaxy Fold, pero mas in-enhance nila kasi mas flat na siya ngayon compare sa dati, sobrang laki ng gap sa screen. At kapag naka-fold naman siya, meron itong display na sobrang liit, which is 1.1 inch AMOLED screen din na may screen resolution 112x300 pixel. So ang gamit yan mga amigos, andyan naka-display yung time and notification, at pwede mo rin siyang gamitin na screen kapag magsiselfie ka. Double press mo lang yung power button, makapag-selfie ka na, at gamit yung ultra-wide camera. So kahit for sure, di mo masyado makikita yung screen, kuha pa din yung selfie mo. At sa ilalim, andyan yung Type-C charger niya, speaker, at microphone. At sa left side naman, andyan yung SIM card tray. At sa right side, andyan yung power button, at saka yung volume control. Meron siyang tatlong kulay, which is yung mirror purple, mirror black, and mirror gold. Sa specs naman mga amigos, meron itong 8GB RAM, 256GB internal storage, naka-Android 10 din siya, out of the box, at yung chipset na gamit dito is Qualcomm Snapdragon 855 Plus 7nm with clock speed of 2.9 GHz octa-core. So sobrang bilis ito mga amigos kasi flagship nga ito eh. About naman sa camera mga amigos, meron itong dual rear camera, which is 12 megapixel main lens at 12 megapixel ultra wide lens. At yung front camera naman ito, meron itong 10 megapixel sensor. So maganda rin ito pang selfie mga amigos. At yung zooming capability nito, meron siyang 2x optical zoom, 4x hybrid zoom, at 8x digital zoom. Pwede na din siya, not bad, kasi mostly sa mga flagship, focus sila sa camera mga amigos, especially yung S20 Ultra na meron itong zoom capability na up to 100x digital zoom. Diba ang sobrang lupit mga amigos? At yung battery, meron itong 3300mAh, so okay na din yun for whole day usage mga amigos, kasi maliit lang din naman yung screen nito, so sakto lang din yung battery niya. Fast charging din siya, which is 15 watts at wireless charging support din mga amigos. Mostly sa inyo mga amigos, makapagsabi na talagang maganda itong phone na to. Pero meron lang akong nakitang isang di maganda, which is yung crease or lukot sa gitna ng screen. Kasi kapag nagbabrowse ka or scroll mo siya up and down, talagang maramdaman mo yung screen na parang nakalubog ng konti sa gitna. So yun lang guys yung nakita ko na medyo di ko nagustuhan, pero mga amigos overall, talagang maganda yung phone na to. Pero ang tanong magkano to? Sa Dubai mga amigos, ang price niya is 5499 dirhams or 76,000 pesos. May kamahalan siya. Pero ang tanong, worth it nga mabili nito? So comment down below mga amigos, at huwag mo kalimutan mag-subscribe at click mo na din yung bell icon for more upcoming videos. Salamat mga amigos, and we'll catch you tomorrow. Peace out.